Philip Rewall, ayat pastor Gamaka, apostolik Philippus Christ International, isu jam salnya, the profit like is here, subscribe, request notification bell, for update every day, then new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway kapayapaan at habag, biyan ng Diyos ay suma sa atin sa pagitan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Ito pili ko sa Tabaka, Apostolic Believers for Christ International. Mga patid, sa bagat araw, patuloy po tayo na nag-aral ng Biblia. At ipinarating po natin ang salita ng Diyos sa buong salibutan upang hindi po tayo mga patid. Hallelujah, maparusahan no? ng Panginoon sa kanyang pagparito. Dahil sa kanyang pagparito mga kapatid, mayroong apoy mga kapatid nakapalibot sa kanya at parusahan niya mga tao na hindi nakilala at hindi sumunod sa Ebanghelyo tungkol sa atin Panginoon Jesus Kristo. Mga kapatid, ito po ang ating ginagawa sa bawat araw lubi ng Diyos. Sana po ay patuloy tayo. Hallelujah na makikinig ng salita ng Diyos. Huwag natin hayaan na masayang lang po mga kapatid ang mga panahon na tinagal ng Panginoon sa atin dahil po ang pagpaparito ng Panginoon, tandaan po natin, ay parang mananakaw ng gabi. Ay yung pinakasulat sa 1 mga kapatid, Thessalonians in chapter 5 in verse 1 up to 5 mga kapatid. Yung pisinabi ng Biblia. Tanda po natin. Mga kapatid, hindi ko na kailangang isulat pa sa inyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Dahil alam na ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila. Biglang darating ang kapahamakan nila. Katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng manganganak na at hindi sila makakaligtas. Ngunit kayo mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman, kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw, dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman. Kaya nga huwag kapatid yung maging pabaya katulad ng iba na natutulog, kundi maging handa at mapagpigil sa sarili. Amen. So yung mga kapatid, no, maliwanag po sa Biblia na ang pagdating ng Panginoon, mga kapatid, hindi po tayo dapat sulatan sapagat alam na po nagbasa po tayo ng Biblia at saka pinapaalam na po na ito po yung pagparito ng Panginoon. Tanda po natin at may parusa sa mga tao. Ito mga kapatid, ang sinabi ng Biblia, may parusa sa mga tao na hindi nakakilala sa Diyos at hindi si talima na ebanghelyo tungkol na atin Panginoon Yesu Kristo. Ito po sinabi sa sikat na sulit niya in chapter 1 verse 8 up to 9. Narating siyang napapalikutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Yesus. Verse 9. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Amen. So mga kapatid, yan po yung mangyari sa pagparito ng Panginoon. May parusa po at may pagliligtas. Now sana po mga kapatid ay hindi po tayo maparusahan sa kanyang pagparito dahil po ang Biblia nagpatunay na ang parusahan yung mga tao ay nakilala sa Diyos. So paano sabihin natin kilala natin ang Diyos na ating pamuhay talaga ay salungat no, sa kalooban ng Diyos. Kasi ang nakilala sa Diyos ay sumusunod ng kalooban ng Diyos dahil alam po natin na Diyos ang hatol. Siya po ay upo at hatulan niya ang sanlibutan, lahat ng tao dito sa daigdig at pagbukod-bukurin niya ang mga tao tulad ng isang pastor na ipinagbukod-bukod ang kambing at ang tupa. So yan mga kapatid ang sinabi ng Biblia dito po sa 25 verse 31 to 33. Ganito po sinabi ng Panginoon habang kasama ng apostol. Tandaan po natin, ito po ay sinabi ng Biblia. Tapon ninyo ang walang silbing alipin na iyan sa kadiliman sa labas. Doon ay iiyak siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang huling paghuhukom.
Pag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Pagkatapos bilang hari, 34. Ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, halikayo kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng mundo. Amen. Na mga kapatid, alam ba natin ito? Ito po ay pagparito niya na may kasamang apoy at parusahan ng mga tao na hindi nakilala sa kanya. At sa kahinisintalima ng Ebanghelyo tungkol sa atin Panginoon Hesus Kristo. Maliwanag po ito mga kapatid, ulitin natin sa chapter 1 sa 2 Thessalonians verse 8 up to 9, mga kapatid. Arating siyang napapalibutan ang nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Amen. So itong pagparito niya ngayon, hindi pa po siya uupo. Ito po ang pagligtas pa lang. So itong pag-upo niya, bababa na po itong bagong langit, bagong lupa, mula sa langit, bababa ito sa ating, dito sa ating salibutan, mawala na po ito. So bababa na po ito galing sa langit, dito na po siya uupo. Pag nakababa na po itong bagong langit, bagong lupa, itong Jerusalem, bagong Jerusalem, ito pong paraiso, diyan pa po siya uupo. Pero itong pagparito niya ngayon, mga kapatid, itong mga patid ang pagligtas pa lang at pagparusa sa mga taong masama. Kasi papatayin niya ito, itong taong na makasalanan, na ito po ang magmarking ng 666. Kung magpatik ng 666, itong mga patid ang papatayin niya sa huling pagparito niya, papatayin niya ito at ang kanyang mga kampon. So mga patid, hindi pa ito hatol ang pagparito niya. Ito po yung pagliligtas at pagparusa pa lang, no? So dapat malaman natin na ang sabi ng Biblia dito po sa chapter 2 verse 9 sa 2 Thessalonians, pakinggan natin mga kapatid, chapter 2 verse 9. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilinlang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanan makakapagligtas sana sa kanila. So ito po mapahamak ang mga tao sa kanya pagparito. Ito po mga kapatid, itong tao na ito ay papatayin ito ng ihip ng hininga ng Panginoon dito sa verse 8. Ihahayag siya kapag inalis na ang pumipigil. Ngunit sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, papatayin niya ang masamang taong ito sa pamamagitan lang ng isang ihip niya. So sino po ito? Ito po magpakita ng himala, no? Ito po ang magpakita ng himala sa araw ng 666, magkaulo ng apoy mula sa langit, at ito'y pagdating ng Panginoon, papatayin po ito pati ang kanyang mga kampon. Ngayon mga kapatid, pero hindi po hatol ito pagparito niya. Ito po pagligtas at pagparusa sa mga tao masama na hindi po nasitalima ng Ebanghelyo na ating Panginoon. Na ito po ang tao na ito, ito po ang taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas na magpapakita ng himala sa verse 9 to 10. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilinlang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanan makakapagligtas sana sa kanila. Mga kapatid, ang makapalitan sa ating katotohanan. Kaya kung hindi natin alam ang katotohanan, alipin tayo ng tradisyon, doktrina, lituntunin, relihiyon man o samahan na hindi natin alam ang katotohanan hanggang ngayon. Nandiyan pa rin tayo kahit mga kapatid, hindi natin alam na ito pala ay dapat natin iwasan. So kapag hindi natin alam ang katotohanan, manatili po tayong ligaw at alipin tayo ng relihiyon, hindi po kay Kristo. Now, magpakita ito ng himala mga kapatid. Anong himala ito? Itong tao na ito, magpakita ng himala. Punta natin sa Revelation chapter 13, mga kapatid. Anong himala po ito? Dito po sa verse chapter 13 to 18.
Ito mga kapatid, pakinggan natin kung anong himala na gagamitin at gagawin ng tao na ito, na ito pinatawag na halimaw. Ang tao na ito halimaw, nagtaglay ka pa rin sa Satanas. Anong gagawin niya? Pakinggan natin sa 13:13-18 dito po sa Revelation kung bayag. Umawa ng kagila-gilalas na mga himala ang pangalawang halimaw, tulad ng pagpapaulan ng apoy mula sa langit. So ito po ang ganyang kagila-gilalas na himala, magpaulan po ng apoy mula sa langit at magdadaya niya ang mga tao sa lupa. Nawa niya ito upang ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan. At dahil sa mga himalang ito na ipinagawa sa kanya ng unang halimaw, nalinlang niya ang mga tao. Inutusan niya ang mga tao na gumawa ng imahin ng unang halimaw na malubhang nasugatan ng espada ngunit nabuhay pa. So ito mga pwede tayo ng 666. Now, kapag ganito po ang mangyari na po sa limutan, kung abutan patay ng buhay sa mga pangyari na ito, alam na po natin ito ang time ng 666. Na ito po mga patid, gagawa ng himalang kung alam po na po yung sa langit upang dayain ang mga tao sa buong sanlibutan. Ito ang time ng 666. Kaya kung ikaw mabutan dito, natin alam kung abot pa tayo dyan. So, ang ating ginagawa, nag-aaral po tayo ng Biblia para malaman natin ang darating. Ang mga mangyayari po na darating, itong 666, ito pong huling paghimagsik ng Diablo at ng mga tao po sa sanlibutan bago siya babalik. Pakinggan natin mga patid, dito sa verse 15 na 14. Dinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. So, nakagawa pa ang unang pangalawang halimaw, binigyan niyang kapangyarihan ang larawan ng unang halimaw magsasalita at papatayin niya ang sino mang hindi sasamba sa kanya. At ito mga kapatid, sa verse 16-17-18, pakinggan natin. Ano ang paggawa ng halimaw na ito na hindi sasamba ay utusan niyang patayin. Nilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Tang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw, ay hindi maaaring bumili o magbenta. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao. At ang numero ay 666. Yan po, 666 mga batid. So yan na po, pag mayroon na po magpakita ng himala, magpaulan na apoy sa langit at saka yung larawan sa loob ng simbahan nila, magsasalita na po yan. Ngayon pa nga, hindi pa nagsasalita, marami na lumunan ng larawan. So napakaya kung yung larawan magsasalita na, mas lalong maraming mululuhod. Kaya pinatuloy ng Biblia na sasamba at sasamba ang mga tao sa kanya, na yung mga tao po na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ito po sa verse 8 mga kapatid, sasambahin talaga ng mga tao buong sanlibutan ang halimaw na ang mga pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man likhain ang mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. So mga kapatid, biblical po ito, buong mundo ha. Buong mundo po ay sasamba sa halimaw na ang mga pangalan nila hindi nakasulat sa aklat ng buhay. So ito po ang paglabas ng tao na makasalanan na magpakita ng himala, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. So ngayon mga kapatid, ang nanatili sa libutan niya itong bulaang propeta, nangaral po ng kasinungalingan. At ito po ang sinabi ni Apostol Pablo, tandaan po natin na ngayon, kumikilos na ang masamang tao ito ngayon. Pero ito po ang unang halimaw. Pero sa darating ng 666, lalabas itong pangalawang halimaw at magsama-sama po sila. At yung larawan ng unang halimaw, bigyan na ng kapangyarihan magsalita. At kung hindi sasamba, ay ipapatay ng halimaw. Ito mga kapatid na sinabi ng Biblia, tandaan po natin dito po sa verse 13. Mga kapatid, tandaan po natin, maliwanag po dito. Gumawa ng kagila-gilalas na mga himala ang pangalawang halimaw. Tulad ng pagpapaulan ng apoy mula sa langit, ginawa niya ito upang ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan. At dahil sa mga himalang ito na ipinagawa sa kanya ng unang halimaw,
Inalin lang niya ang mga tao. Inutusan niya ang mga tao na gumawa ng imahe ng unang halimaw na malubhang nasugatan ng espada ngunit nabuhay pa. Inayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahe ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahe at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. So, patayin ang lahat na ayaw sumamba. So, hinayaan ng Diyos. So, meaning, hindi po na gumagawa lang po ang Diablo, itong halimaw, itong tao po ng taglang kapalit ng Diablo na hindi alam ng Diyos. Alam po, kaya nakasulat na nga ito para po makapaghanda po tayo kung sakaling darating itong panahon na ito. Alam na po natin itong tanong 666, kapatid, hindi po baksin ang 666 ha? Ang 666 darating, gagamitin po ito sa pamimili. Mga kapatid, hindi ka makabili, hindi ka makabinta kung wala kang patik ng 666. At ito po ang himala, mga kapatid, na ginagawa na taglay niya kapalit sa Satanas. Ang taon na ito ay gagawa ng himala, itong pangalawang halimaw. Ang unang halimaw ngayon na gumagalaw na, ang sinabi po sa Sikat ni Solinyas in chapter 2 in verse 7, ganito po ang sinabi po, mga kapatid, ni Apostol Pablo, na gumagalaw na ngayon, pero hindi pa nahayag dahil nandito pa tayo na alam natin katotohanan na ito ang kapalo natin, mga kapatid, ay ang bulang propita ngayon ating kaaway. Ito po, nag-aral tayo ng katotohanan, sinasalungat ito ng bulang propita na sinisira at inukutya pa tayo sa ating pangaral. So, pakinggan natin sa Dulce City sa Sikat ni Solinyas. Chapter 2 in verse 7. Kahit ngayon, palihim nang kumikilos ang kasamaan ng taong ito at mananatiling palihim hanggat hindi pa inaalis ang pumipigil sa pagpapakita niya. So ngayon, palihim, no? Palihim ang tao na ito. Ang tao na ito, ito po ang mga patid na napastangan po ng templo ng Diyos. At hindi mangyari po balik ng Panginoon, hindi mangyari ito. At hindi mangyari ang huli panghimasik ng mga tao sa Panginoon. Kasi sa Tamil 666, mga patid, ang Panginoon ay hindi po kilalanin nila. Napastangan na po ang Panginoon sa loob ng 42 buwan. So yun na po ang Tamil 666, mga patid, na darating na ito po ay pinahig na po ng Panginoon para makapaghanda po tayo. So hindi darating, mga kapatid, ang Panginoon hanggat di mangyari po ang huling paghimagsik, no, ng mga tao sa Panginoon. Ito po ang time na 666 dahil po walang makain sila, walang mabili, at di makakain ng pamilya sa 42 months ay talagang lapastangan nila ang Panginoon sa loob ng 42 buwan. Ito po, mga kapatid, ang sinabi ng Biblia dito po sa Sikat ni Thessalonians chapter 2 verse 1 up to 4. Pakinggan natin. At sa pagtitipon natin sa kanya, hinihiling namin, mga kapatid, na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila, nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. So, hindi pabalik ang Panginoon hanggat hindi nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. So, itong Psalm 666 sa 42 months, mga kapatid, na mga tao talagang hindi po nila makayanan na hindi makakain sila dahil, tandaan po natin, hindi ka makabili, hindi ka makapagbinta kung wala kang patik, kung mark ng 666. So yan, mga kapatid, ang mangyari po na mga tao ay lapastangan ng Panginoon sa loob ng 42 buwan dahil po sa mga pangyayari na mangyari ng salimutan na ito po, mga kapatid, lalabas ang tao na magpapanggap na siya ang Diyos at ang lahat kilala ng Diyos ay hindi niya palagaan, kundi siya ang magpapanggap at upo sa templo ng Diyos at sasabihin niya siya ang Diyos. Pakinggan na sa verse 4. Hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Hangat ipa dumarating ang masamang tao, italaga, mga kapatid, na walang hanggang kaparusahan. Sa verse 4. Akalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao. At itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupos siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. So kakalabanin niya ang lahat na sinasamba ng mga tao na Diyos at siya magpapanggap na siya ang Diyos, kakalabanin niya. Napuntaan, balikan natin ang Revelation kung pahayag
mga kapatid, in chapter 13, punta natin balik dito po sa verse 4, verse 5, up to 8, up to 7, mga kapatid. Ito po ang sinabi ng Biblia. Nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan, at sa lahat ng nakatira sa langit. So, lapastanganan niya, itong halimo na ito, mga kapatid, ito po ay maghari sa loob ng 42 buwan. Nayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastanganan laban sa kanya. So, ito po, ang time 666 pala, ang sinabi sa Pablo, ito pala ang panahon ng 666 na lapastanganan niya, no? Ang mga kinikilala natin Diyos, na sinasamba natin Diyos sa langit, at lapastanganan na po niya, ito na po ang tao na ito na magdala ng kapangyarihan ni Satanas na magutos ng buong sanlibutan ng Mark 666, at kung hindi ka sasamba ng larawan na magsasalita, patayin ka. Na ito po ay 42 buwan lang po. Nayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastanganan laban sa kanya at maghari sa loob ng 42 buwan. Ayan po, maliwanag po mga kapatid ha, 42 months lang po ang panahon niya. Kaya limitado po ang kanyang panahon, at dahil kaya limitado ang panahon niya, pero buong sanlibutan po ito, mga kapatid, ay implementar niya ang batas ng 666, at wala po makatakas dito kasi hindi ka makabili at hindi ka makapagbinta kung wala kang patik ng 666. So mga kapatid, yun po ang mangyari ng sanlibutan na inaasahan po natin. Sa ngayon nga, inuturo na po tayo ng Panginoon na kahit paano ay magpaganda po tayo. Mapagandaan po natin ang mga darating, kasi ngayon pa lang sinusulat na po ito, isa 42 months lang po ito mga kapatid, hinayaan po ng Diyos. So ibig sabihin, hinayaan po ng Diyos dahil po ito yung nakasulat na po. Hindi pwede na sa panahon na yon, dahil po sa ating kapighatian, ating naranasan na talagang turungan tayo, hindi po. Hayaan ito ng Diyos sapagkat nakasulat na nga, 42 months talaga maghihirap ang sanlibutan sa time ng 666. Tuloy natin sa verse 5 up to 7. Nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan, at sa lahat ng nakatira sa langit. Ito yung sabi sa Pablo, mga kapatid, dito po sa 2 Thessalonians in chapter 2, in verse 4, na kakalabanin niya ang mga sinasamba ng tao na Diyos, at siya ang mamataas ng kanyang sarili, at sabihin niya siya ang Diyos. Dahil po dito, mga kapatid, sa time 666, kung anong sinasamba ng tao, hindi po niya yan sasantuhin. At siya na po, mga kapatid, hallelujah, ay maghahari po sa loob ng 42 buwan. Ang halimo na ito, actually, hindi po ito halimo, tao talaga ito. Tinawag ito ng halimo kasi ito po, nagdala po ng kapangyarihan ni Satanas. Sapagkat ang halimo na ito, may pitong ulo, 10 sungay, na lumabas po ito sa dagat, ay po sa 13 verse 1 up to verse 4, dito po sa Revelation, mga kapatid. Katapos, may nakita akong halimaw na umaahon sa dagat. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. So ang halimaw nito, ito po ang Diablo. Nito ang sinabi sa Pablo na darating ang taon ito, taglay ang kapangyarihan sa Satanas. So ito po ang magpatik ng 666 na gagamitin po niya ang lahat ng kapangyarihan para nilayan ang tao, magpaulo ng apoy, yung larawan, magsalita para ang tao sasamba sa kanya, at wala na pong maalala ng mga tao na Diyos sa langit dahil po ng 42 months, hindi ka makapagbinta, hindi ka makapagbili kung wala kang patik ng 666. So yan mga kapatid, itong halimo nito may 7 ulo at 10 sungay. Bawat sungay nito ay may korona, at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. So ang pangalan nito, ito po ang 666. So ito po mga kapatid, ang mga tao na ito, ito po may sabi po ng Biblia, may korona. So mga hari po ito. Ito, hallelujah, bawat sungay may korona. So meaning to say, mga hari po ito sa buong sanlibutan na nagpapalaganap ng batas ng 666, pero sila po mga sugo po ng Diablo. Kasi tao po ito, hindi po ito talaga ito halimaw, kasi halimaw ang Diablo, hindi makita po yan. So pumasok po ito sa isang tao, ang sabi ng Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 in verse 9. Ito po itaglay ang kapatid Satanas, ang tao na ito, at magpapakita po ng himala. Ang himala na ito mga kapatid, ito po ang sinabi po dito, mabatid sa Revelation ng Payag in chapter 13 in verse 14 to 15, mabatid. Dahil sa mga himalang ito na 13 to 14.
gumawa ng kagilagilalas na mga himala. So sabi ng si Pablo, ang tao na ito, nataglay ang kapangyarihan ni Satanas, gagawa siya ng himala upang nilayan ang tao. At ang himala na ito, magpaulan ng apoy galing sa langit. Gumawa ng kagilagilalas na mga himala, ang pangalawang halimaw. So ito po ang pangalawang halimaw, gagawa nito ng himala. Ngayon pala, ang bulang propeta po ang ginagamit. So ito pinagligo ng salimutan ngayon, nagtuturo ng katotohanan tayo at sinasalunga tayo ng mga kasinungalingan at nakipaglaban po tayo dahil ayon ang Diyos talaga na hindi po matupad ang plano niya sa atin na ligkaligtasan talaga ang nais ng Panginoon na lahat ng tao. Kaya kahit na po kung gumagalaw ang Diablo, pero nakasulat na po ito sa Biblia para ngayon pa lang ay makasulat na po ang ating pangalan sa Aklat ng Buhay sapagkat ang sasambalan sa halimaw, ito hindi nakasulat ang pangalan sa Aklat ng Buhay. Ito naman ang mapadid, kaya huwag tayong matinag, huwag tayong matakot. Kung darating man ang 666, hindi po tayo tatablahan ng 666 kung ang ating pangalan nakasulat na po sa Aklat ng Buhay. Ayon po sa 13 verse 8, dito po sa payag. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. So tandaan po natin ha, ang sasamba lang dito, napatid, yung mga tao lang na hindi po nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya, ang minsan po may nangaral po na ang vaccine, ito po ang 666, hindi po tayo totoo. Kasi ang 666 gagamit ito sa presyo, hindi sa vaccine. Sa pagminta po ito, pagbili. Ang 666 gamit, hindi po sa vaccine. Kaya huwag kayo maniwala sa mga bulaan ng mga tagapagturo, bulaan propita, ginagamit ang tao para tayo na vaksina, na lingkod ng Diyos, manghina po tayo. Gamit ng Diablo po yan. Kaya nga, hindi naiwasan, nagka-misunderstanding po ang mga Christian kung kasama po dati dahil po sa vaccine, nag-away-away. So, tumatawa ang Diablo dahil po kulang na sa kaalaman. Kasi yung mga pastor talaga na antagal na po naglingkod sa Panginoon, nagsasama sila ng ilang taon, pagdating ng vaccine, naghiwalay po sila. So anong tumatawa? Ang Diablo. Bakit nangyari yun? Kulang tayo ng kaalaman. Kasi ang term 666, ito po magpakita ng himala sa langit, magpaulo ng apoy. So mayroon na ba tayo ng balitaan mga kapatid na nagpaulo ng apoy at nagsalita ang larawan? Di ba wala? So hindi po term 666 ito, mga kapatid. So meaning, ang kasagsagan ng COVID-19, hindi po ito tayo ng 666. Kasi ang 666, mga batid, ito po ang mangyari, mga batid, na magpakita ng himala, ang halimaw na ito, ang tao na ito, nataglay ka pa rin sa Satanas, at ang sasamba sa halimaw, at magpapatik ng 666, ito pong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So dapat siguruhin natin na makasulat ang pangalan natin sapagkat darating man tayo sa 666, lubin ng Diyos, sapagkat hindi babalik ang Panginoon na hanggat mangyari po ito. No? Kanya-kanya pong pagtuturo, mayroong tuturo po na nabalik muna ang Panginoon bago ang 666. Hindi po. Ang una kasi mga kapatid, kapighatian bago ang pagliligtas. Tribulation bago ang salvation. So yan po ibig sabihin ng Biblia. Kaya huwag tayong paligaw ng ibang tagapagturo na i-rapture daw muna, iligtas daw muna ang mga anak ng Diyos bago dati 666. Hindi po, baliktaran po yan. No? Huwag tayong maniwala dyan, kabaliktaran po na aral yan. Yan po ang karunungan ng salimutan, hindi karunungan ng Diyos. Kasi ang karunungan ng Diyos, pareha po sa pag-aaral ng Apostol Pablo, hindi babalik ang Panginoon hanggat hindi muna mangyari ang paghimagsik ng mga tao. Kasi lapastangan ng mga tao ang Panginoon sa loob ng 42 buwan. Ito mga kapatid nakasulat sa Revelation in chapter 11 verse 2 up to 3. So yun na po ang panahon na lapastangan ng mga hintil kung mga magkasasalanan o mga tao po talaga na wala po ng kasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, lapastangan nila ang bayan ng Diyos kung Jerusalem na paraiso, na ito po ang lungsod na ating hinihintay. Lapastangan ito ng 42 buwan. So ang panahon ng 666, 42 buwan. Na lapastanganan ang Jerusalem, ang bayan ng lungsod ng Diyos, ito po ang paraiso na 42 buwan sa mga taong makasalanan. So ito po mga kapatid ay dapat malaman natin. So, ang himala na gagawin ng tao na ito, magpaulan ng apoy na itong halimaw na ito na labas po sa lupa, pangalawang halimaw, magbigay ng kapangyarihan sa unang halimaw, itong tao na bulaang propeta, kasi sama-sama po ito sila, bulaang propeta at halimaw, ayon po sa payag in chapter 19 and verse 20.
na magsama-sama po ito mula ang propeta, itong halimaw, magsama po sila. Ito po ang sulat ng Biblia na sa time 666, dalawa po ito sila na halimaw. Dalawang tao po ito. So ngayon, ang gumagalaw ngayon mula ang propeta. Pero pagdating po na matupad na po kung isa katuparan ng Diyos ang 666, lalabas pang isang halimaw, magdalawa po sila. So yung unang halimaw, bibigyan po ng kapangyarihan ang unang halimaw para po na makapagsalita ang larawan niya. At saka ang ikpangalawang halimaw, magpaulan po ito ng apoy. Mga kapatid, ito po ilalabas dito sa verse 12, pakinggan natin. Naglingkod siya sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito. So ang pangalawang halimaw, naglingkod sa unang halimaw. So meaning to say, kasama, magsama po sila. Kasi itong unang halimaw, butong bulang propeta, lalabas po itong pangalawang halimaw, ito po ang taglay niya. Ang kapayunan ni Satanas, ito ang magpatik ng 666. Turoy natin. Nilit niya ang lahat ng tao sa mundo na sumamba sa unang halimaw na may malupang sugat na gumaling. So pinapagaling niya yung unang halimaw, may sugat na nakakamatay, pero pinapagaling niya. Dahil po sa may kapangyarihan siya, sapagkat taglay niya kapangyarihan sa Satanas, gagawa siya ng himala. So yung sugat ng unang halimaw ng bulaang propeta, taon ito, masugatan po ito ng maluba, pero papagalingin niya para maniwala ang tao na may kapangyarihan po sila. Tuloy. Gumawa ng kagila-gilalas na mga himala ang pangalawang halimaw. So ang gawa ng itong taglay na sabi ng si Pablo, na taglay niya ang kapangyarihan sa Satanas. Ang tao na ito, taglay niya ang kapangyarihan sa Satanas, nagagawa ng himala. So ito na po ang time 666. Yan na po ang panahon na malapit na pagparito na po. After 666, mga kapatid, yan na po ang Babylonia, ang ilubong ng Panginoon sa dagat at mabuhay na ang mga patay. So mga kapatid, ito po ang Biblia nagpapatunay, hindi po tayo nagmamarunong. Ito po ay karunungan ng Diyos bigay sa atin, at ito po yung pinaliwanag po natin para mapaghandaan po natin na sana po makasulat na po ating pangalan sa aklat ng buhay, sapagkat darating ng 666 tayo dyan, hindi po tayo magpapatik. Kasi biblical po, nakasulat na papatayin tayo ng halimaw. So tuloy natin. Tulad ng pagpapaulan ng apoy mula sa langit, ginawa niya ito upang ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan. So ito po ang sabi sa Pablo, gagawa siya ng himala upang malinla ang mga tao. Dito po malinla ang mga tao at tuloy. Dahil sa mga himalang ito na ipinagawa sa kanya ng unang halimaw, nalinlang niya ang mga tao. Inutusan niya ang mga tao na gumawa ng imahe ng unang halimaw. So utusan ang mga tao, gagawa ng imahe ng unang halimaw. So mga kapatid, tandaan po natin, ngayon pa lang, sinasari na po ang mga tao pagsamba ng Diyosan, na sinabi na po sa Juan sa Pahig chapter 9 verse 20, na hindi nila tinalikuran ang pagsamba ng mga masamang espiritu, mga ribulto, mga ginawa nilang ginto, pila, kahoy, bato, hindi makapagsalita, hindi makakita, at hindi makalakad. Itong ribulto na ang sinasamba nila ang masamang espiritu. So ngayon, sinasanay po ang sanibutan na pagsamba ng larawan para sa Latin 666. Kung ngayon nga, hindi pa nagsalita ang larawan, ay sumasamba na ang tao, ano pa kaya kung darating ito na magsasalita na ang larawan, mga kapatid? So itong sinabi sa verse 14. Dahil sa mga himalang ito na ipinagawa sa kanya ng unang halimaw, nalinlang niya ang mga tao. Inutusan niya ang mga tao na gumawa ng imahin ng unang halimaw na malubhang nasugatan ng espada ngunit nabuhay pa. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahin ng unang halimaw. So hinayaan ng Diyos. So mayroong kapangyarihan itong si Satanas na taglay ng tao, na itong tao na ito, yung unang tao na sinasabi, sinasamba ng mga tao, maggawa sila ng larawan upang sambahin ang mga tao ng larawan niya ng kapagsalita. So ngayon mga kapatid, kung hindi pa nakapagsalita ang mga ribulto, mga larawan, ay nagsasamba na ang mga tao, ano pa kaya kung magsalita ng ribulto? Mas lalong sasamba sila. Pero tandaan po natin, ang sasamba lang dito ang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Tuloy natin sa verse 15. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. So, nakapagsalita. Ang una, itong bulaang propeta, mga kapatid, tandaan po natin ngayon, ang tao ginagamit ngayon na bulaang propeta, itong nagtuturo ng kasinungalingan ngayon, ito mga kapatid, tandaan po natin. Kaya pinagbawal ang Diyosan para po maiwas tayo sa parusa.
Pero ngayon, bakit marami nang sinisiyusan? Marami silang katwiran na ang sinisiyusan daw kanilang sinasamba ay larangan daw ng mga tunay na tao. Paano sabihin natin tunay? Disdiyusan niya. Ang lahat hindi mahininga, walang hindi makita, hindi makalakad, disdiyusan po yan. So hindi natin gawin rason dahil ito'y larawan ni Maria, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo ay pwede gawa ng larawan. Ginamit po lang yan mga kapatid, sinasanay ang salimutan para pagdating ng panahon, kung hindi nakapagsalita ang larawan ni Maria, larawan ni Pedro, ni Juan ay sinasamba at hinihipo ng tao, ano pa kayang mangyari kung magsalita ng larawan ng halimaw na ito ang tao na ito? Kasi halimaw nga ito, pero tao po ito ha, discard na halimaw kasi espiritu ng diablo po ito. Pero sinabi ni Apostol Juan, pahayag chapter 9:20, at ang mga tao pinapatay ng salot sa sanlimutan, hindi nila iniiwasan at hindi nila tinatalikuran ang pagsamba ng masamang espiritu, mga ribulto na mga may matay ni makita, may kami ni makawak, may paa na hindi makalakad. Yan ang tinawag ng Biblia. Sinasamba nila ribulto na ito pala, ang laman na ribulto na yan, ang diablo. So mga kapatid, huwag tayong magpaloko. Hindi pa uli ang lahat. Wala tayong sinisira. Kung hindi, nais ang Panginoon mapalaya tayo sa samahan, tradisyon, doktrina, relihiyon na galipin sa atin dito sa salimutan. Hindi pa uli ang lahat. Mamatay naman tayo, anong oras man, loobin ng Diyos. Pero importante, patay buhay tayo, sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. Verse 15, nilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao. Excuse me, verse 15, balikan natin. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw. Tanda po natin, alam ng Diyos po ang ginawa nila. Pero kaya nakasulat na ito, hindi pwede baguhin ng Diyos ang nakasulat na. Hinayaan lang sila ng Diyos para isakatuparan nila ang nakasulat na sulat ni Apostol Juan dito sa Revelation. Magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Bakit hinayaan ng Diyos? Nakasulat na kasi sa Apostol Juan, sulat na sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 na itong tao na ito, taglay niya ang kapangyarihan ng Satanas at gagawa ng himala. Nakapagsalita ang larawan, di ba himala 'yon? So hinayaan ng Diyos, bakit? Nakasulat na po. Hindi pwede na yung nakasulat sa Biblia o hindi matupad kasi walang maniwala ng Biblia. Pero dahil hinayaan ng Diyos, dahil sa katuparan lang ito ng kanyang sinasabi na hindi pa ito nangyari, ito ang nagbigay sa atin ng pag-asa, nagpatatag ng panampalataya, totoo talaga ang salita ng Diyos na siya'y babalik at kukunin po tayo. Tuloy natin 16. Init ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Tang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Ayan mga kapatid, no? So pinilit na po dito po mga kapatid sa verse 16 sa Pahayag chapter 13:16. Pilitin na po ang mga tao na magpatatak. So ayan mga kapatid. So hindi po ito baksin. Sabi na baksin daw kasi tatak. Iba ang inject, iba ang tatak. Pagtatak nasa labas po 'yan, hindi pumasok sa loob. Kasi sinabi ng iba na ang vaccine daw yun ang 666. Napakalayo po ng katotohanan ng mga tao na 'yan, nagliligaw. At gusto lang pahinain tayo ng manampalataya na nagpabaksin tayo. Kasi kanyang hinukot siya ng lait po ng pabaksin na sila daw ang totoo na kasi nang pabaksin. Hindi ka nagpabaksin kasi talawan kung duwag ka. Wala kang alam na salita ng Diyos at duwag ka, no? Parang takot ka sa baksin. Bakit takot ka sa baksin? Ang Diyos katakutan mo, hindi ang baksin. At huwag mo sabihin na ang baksin 666 sapagkat ang 666 na mga kapatid na panahon, ito po ang gagamitin po ang batas ng halimaw. Hindi ka magkapagbinta, hindi ka magkapagbili kung wala kang patik ng 666. Ayon po sa verse 20 mga kapatid. Tang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. No? Kung hindi ka magpatatak ng pangalan ng numero ng unang halimaw, ito po mga kapatid, ang 666, hindi ka magkapagbili, hindi ka magkapagbenta. Pero kailangan dito ang talino upang na manawaan ang kahulugan ng numero sa unang halimaw. Ang numero sa unang halimaw. Kasi ang unang halimaw, itong bulang propeta ngayon, nagtuturo ng kasinungalingan. So anong ginamit ng bulang propeta ngayon? Na upang iligaw ang sanlibutan. Nagtuturo po sila ng kasinungalingan, hindi po sangayon sa katotohanan. So ang numero, ang simbolo nito, nagdala po ito ng number 666, ang pangalan.
mga kapatid. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao. At ang numero ay 666. So, ang unang halimaw nagdala ng simbolo ng pangalan ng tao. Itong bulang propeta ngayon sa Sanlibutan tuturo, mga kapatid ng kasinungalingan, ito po ang unang halimaw na tao ngayon nagtuturo ng kasinungalingan. Now, ito mga kapatid simbolo, ang 666 na kanilang pinapatik sa mga tao, nagdala ito ng simbolo ng pangalan ng tao. Ano ba ang simbolo ng pangalan ng tao? Kasi ang may talino, kailangan ng talino at pangunawa. Kasi ang kolor numero na unang halimaw, dahil simbolo ito ng pangalan ng tao. No, ngayon, tingnan natin na ang bautismo, hindi po Father, Son, Holy Spirit. At ang totoong bautismo, in the name of Jesus Christ. Now, simbolo. Kaya kasi nasabi tatlong persona. So, alam ba natin ito mga kapatid? Sinabi lang tatlong persona. Wala pong mabasa sa Biblia tatlong persona. Now, ang unang halimaw, nagdala ng simbolo ng pangalan ng tao, ng 666. Pero sa time mga kapatid, nalabas ang panong halimaw, patik na ito. Pero ngayon pa lang, ang sabi ni Apostol Pablo, gumawa na ng hiwaga at palihim ang sinabi sa 2 Thessalonians in chapter 2 and verse 7. Ito ang sinabi sa 2 Thessalonians sa verse 7. Kahit ngayon, palihim na kumikilos ang kasamaan ng taong ito. Palihim na kumikilos ang kasamaan ng taong ito. So, hindi mo alam pala na itong sinusunod natin na aral, palihim, hindi mo alam. Ito'y lihim pala ng Diablo para sumunod ka sa aral na hindi ng katotohanan. So, mag-ingat tayo. Sapagkat ang nakaharap nito, tayo, ang sabi nito, ngunit, ang sabi nito, matiling palihim hanggat hindi maalis ang pumipigil sa sumapagkita niya. Kahit ngayon, palihim nang kumikilos ang kasamaan ng taong ito at mananatiling palihim hanggat hindi pa inaalis ang pumipigil sa pagpapakita niya. Ang nakapigil sa pagpakita niya, itong bilang. At tayo mga Kristiyan ngayon na nais ang Panginoon na makapunta sa kanyang kaharian. Pumipigil tayo sapagkat naman tayo sumang-ayon ng aral ng kasinungalingan. At tayo naman ang tuturong katotohanan, salungat po sila. At namuntya pa at pinapahina pa ang ating pananampalataya ng Diablo. Kasi yung trabaho ng Diablo, itong bulang propita ngayon. Di ba sinabi ni Apostol Juan, subukin ang bawat espiritu? Ito ba espiritu ng Panginoon? 4:1 sa 1 John chapter 4 verse 1 and 2. Minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangaral nila'y mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Di ba? Mga kumpiyansa. Kung sabihin na Biblia ang dala, si Jesus pa rin pinapangaral. Di ba ang bula ng apostol, si Jesus pinapangaral pa rin? Maingat po tayo kung saan galing espiritu na yan, sa Diablo ba? Kasi ang espiritu ngayon ng bulang propeta, espiritu ng Diablo. Mga kapatid, tandaan po natin yan. At hindi pa mangaral talaga ang Diablo ng katotohanan dahil nasabi si Apostol Juan na kailangan natin, mga kapatid, na saliksikin, huwag basta-basta maniwala sa taong sinasabi na sa ipinapangaral nila galing sa banal na espiritu. Nangaral nga. Nangaral po, mga kapatid. Minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangaral nila ay mula sa banal na espiritu. So, nangaral. Eh, alam mo ba ang pinapangaral sa iyo kung ito ba talaga ay galing sa Diyos o galing ba sa Diablo? Dapat alamin natin kasi nagkalat ang mula ang propeta. Halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Di ba nagkalat? Ngayon, hindi mo alam. Sunod ka ng sunod. Marunong si pastor, marunong si father, marunong si brother. Eh kung hindi mo alam na ito pala ay sugo ng Diablo para iligaw tayo. So kailangan natin sa mga kapatid na malaman na itong espiritu niya ay sa Panginoon o sa Diablo ito. Kasi sinabi sa verse 2, sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong suma sa kanila ay mula sa Diyos. Kung
kilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Kung kilala na si Jesucristo ang naging tao, ang Diyos mismo nagsugo. Paano sabihin niya naging tao? Akilang aral, tao lang. Naging tao. So, anong iba ng tao lang o naging tao? Iba ang naging tao, iba ang tao lang. So, kung tao lang, siya ay normal. Pero kung naging tao, hindi po yan talaga, mga patid, tao lang siya. Naging tao lang na ito po si Jesucristo ang naging tao. Pero may mga aral ngayon na tao lang. At hindi po anak, at yung pisa namin sa Pablo na ibang Jesus. Ang Jesus nila tao lang. Ang Jesus nila anak lang, hindi Diyos. At ang kanilang Diyos, ang Ama lang, at hindi maniwala may anak. So yun po, iba-iba po ang aral. Inabalitan-balitan lang po, gaya-gaya lang po sa kasulat, pero hindi po yung paunawa. So dapat alam natin mga kapatid ito. Kasi hindi pwede na ligawin tayo. So tanaw po natin, kailan may talino kasi ang simbolo ng pangalan ng tao ang Mark 666. Ngayon, mayroon namang napatikan ng 666, mga kapatid? Tandaan po natin, mga kapatid, aral pa lang ng Diablo ang gumagalaw para na sumunod ang tao. Pero, mayroon hiwaga ng Biblia na dapat malaman natin, mga kapatid, na dapat ang mentalino makakaalam kasi ang Mark 666 ang simbolo ginagamit pangalan ng tao. Pangalan ng tao. Kaya mga kapatid, sinabi ko na huwag basta-basta tatanggap din ito. Paper name. Kung common name, mag-ingat tayo sapagat pangalan ginagamit at may tatong persona na pinapangalan sa libutan na wala sa Biblia. Ingatan natin yan. Huwag tayo susunod. Kung sakaling man may mag-aral po na iba sa mga apostol. Sapagkat may sumpa ang sinabi sa Galatia in chapter 1 in verse 8 up to 9. Maraming salamat po mga patid sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating channel sa Facebook. Na may kapayapaan habang na Diyos ay suma sa ating lahat. Sumagitan na ating Panginoon Kristo. Ito piling basta tumaka apostolic believers of Christ International. Sinito us, grace, mercy, and peace be to us, Jesus Christ. Amen.